follows me will not walk in darkness. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel. Magandang balita ngayon sa ating mga katiyats. Paraminang parami na ang nagkahukay ng mga positive signs underground. Kagaya nito, isang legit at isang antigong Japanese plate ng Nippon Koshitsu Toki. Yan ay isang old company ng porcelain sa Japan. At meron silang nahukay din na mga bayoneta. Mamaya atin tatalakayan ang mga kahulugan nito. Pero bago tayo magpatuloy, shoutout muna. Alright, shoutout tayo kina LGB Misor, user WP5, kay Danilo, kay Archie Batak. Shoutout kay Rad Carduna Obligado, kay user CE5. Raul Rangia, shoutout kay Plantabs, kay user WQ4. Freddy Soriano, shoutout kay Intensity, Cirilo Jaom, Long Platero, JC Forte, kay user QG9. Shoutout kay Fermin Makasling, kay Tating Naliman Salay, Benz Macabio, kay Edwin Lipitin, Robert Cabunilas, Dindo Abing, Boy Tilao, Nicanor Angel, and lastly, shoutout kina user Key9 at kay Dennis Mordino. At sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga katiyats, welcome back. Ito yung nahukay nila na plato. Ang plato na ito ay legit yan na Japanese plates. Mga plato na talagang made in Japan, gawa ng kumpanyang Imperial Ironstone China. Okay, ito'y popular sa tawag na Nippon Koshitsu Toki na plato. At meron itong tatlong klaseng kulay na logo. Okay, ang logo nito ay ito yung isang nakuha nila. Mamaya atin tatalakayan yung iba't ibang uri ng bayoneta ng Hapon. At paano malaman kung talagang sa Hapon o sa Amerikano ang bayoneta? Okay, atin muna tingnan ang iba't ibang kulay nitong plato sa likod. Merong green ito. Pareho ang kanyang logo, merong itong parang dragon na ibon na dalawa magkaharap. At nandyan yung marka na Nippon Koshitsu Toki, made in Japan. Kapag nakakita kayo ng ganitong logo ng plato, yan na plato ay legit na Japanese. At talagang antique na yan kasi 1915 pa daw yan nag-umpisa paggawa ang kumpanya ng ganyang plato. Ating tingnan ang history nito mga katiyats. Ito pala yung kulay blue na logo nito. Parehong pareho pa rin ang disenyo. Meron siyang kung sa England ay tiger na nakatayo. Ito naman ay tingnan nga natin to. Ito yata yung tinatawag na phoenix na ibon, yung nag-aapoy na ibon. Mga mythological creature yan, phoenix. Okay, so ito yung history ng mga antique na plato na yan. Ginawa yan ito by Nippon Koshitsu Toki Company in Japan in 1915. At ito inspired by Chinese porcelain making. So ang nagturo nito, nakakuha sila ng mga technique niyan. Kaya mayroong tatak sa itaas na Imperial Ironstone China. Kasi yan ang nauna talaga sa paggawa ng porcelain ay mga Chinese. Okay, so Nippon Koshitsu Toki, original na Japanese plate. At alam nyo ba kapag ganyan, na makakuha kayo ng mga plato na ganyan, ito ay alam nyo ba na nasa ano na kayo, mga 25% na chance na meron kayong makuha under or below sa mga ganyan. Okay, halimbawa ito yung inyong tunnel, ito yung lupa sa ibabaw at naghukay kayo dito
at nakuha nyo yan sa lalim na 2 to 3 meters, halimbawa dito yan ang plato, lalo na kapag may mga basag yan ang kasama na plato, ibig sabihin ay marami talaga yan. At kung marami, so ibig sabihin pwedeng volume of treasures sa baba nito. Pero kapag nakuha nyo lang ang plato sa ibabaw ng lupa at natabunan lang yan ng lupa na isang dangkal, ang kahulugan niyan ay yan ay naiwan sa giyera na itapon. Pero kapag sadyang ibinaon ang plato sa lalim na 2 or 3 meters, so ibig sabihin yan ay marker for treasures. At ibig sabihin ay 25% chances of recovering treasures. So napakahalaga ng ano niyan, ng simbolo ng plato na yan, kasi Japanese plate. Okay, pangalawa nito ay nakakuha sila ng bayoneta. Ito ay talagang Japanese yan. Yan ay made of bronze. Meron na kaming nakuha nito sa isang kuweba na ganyan talaga, bronze. Okay, gumagamit sila ng bronze noon. Ang iba nga akala ay gold yan kasi kulay dilaw. Pero yan ay bronzy. So, atin ngayon tingnan ang iba't ibang klaseng bayoneta ng World War II na ginagamit ng Hapon, at paano natin malaman kung ang bayoneta na natagpuan natin ay sa Amerikano. Okay, so ito yung kahalagahan ng ating vlog ngayon. Kasi kung sa American na bayoneta ang nakuha nyo, so ibig sabihin, pwedeng may treasure pero hindi yung Yamashita. Alam nyo na, mga Amerikano ay nakakuha yan individually. Sa mga Hapon na sundalo na nagtatago niyan, nagtatago ng kanilang mga nakaw ng mga alahas. Kaya kung American treasures, yan ay hindi bari-barita. Yan din ay tinatawag na individual soldiers or small stash of gold na nilagay lamang sa mga katulad ng ammunition boxes, mga sako or supot na gawa sa tela, at ibinaon ng mababaw. Ang Amerikano ay hindi yan mahilig magbaon ng malalim. Okay, kaya atin to ngayon ang iba't ibang klaseng bayoneta ng Hapon at ng Amerikano. Sandali lang. Okay, mga katiyats, ano nga ba ang kahalagahan ng bayoneta ng samurai or Japanese sword na mahukay nyo sa ilalim ng lupa? Okay, lalo na ang general, kapag nagpabao ng treasure ay nilalagyan niya ng kanyang samurai, kasi susurrender na sila. Kaya yung mga samurai ay iniwan nila doon sa kanilang tunnel na treasure tunnel. Halimbawa ito yung tunnel, ito yung hukay sa gitna. Halimbawa yan, nandito ang treasure box, ito. Okay, kulayan natin ng dilaw. So, ito yung gold bars na sabihin natin isang tonelada or tatlong tonelada na gold. Meron layering yan ng lupa dito, layers sa iba't ibang kulay. Merong layer ng mga putol na kahoy, layer ng mga uling, layer ng mga buhangin, layer ng mga graba. Na makikita nyo, every 2 meters, kada 2 meters, 2 meters, 2 meters, iba't ibang layer ang makikita nyo kapag yan ay malaking deposit, kung big deposit. Pero kapag giveaway, ay wala ng layering yan, tinatabunan na lang yan at nilagyan ng takip na bato. Okay, so ganyan lang ang giveaway, madali lang. Ngunit kapag ganito, minsan nilagyan niyan dyan ang marker ng general, itutusok niya dyan ang kanyang espada or samurai bago tabunan ng lupa. So ganyan, so kung ganyan na posisyon na nakatusok, ibig sabihin down under or direktang down. Okay, ngayon meron minsan din na ang kanyang samurai ay nakahiga, nakaganyan. So yan na yan problema natin. Kapag nakahiga, dalawa kasi ang kahulugan niyan. Kapag nakahiga, pwedeng ang treasure ay
pinopoint ng tulis ng kanyang espada. Example, ito yung espada, ito yung tulis. So ibig sabihin, mag-drift tayo papunta rito, so drifting tayo diyan. At dito naghintay sa inyo ang treasure bolt or nilagyan ng gold na box or concrete box. So yan ang isang kahulugan ng mga bayonita na nakahiga, nakaganyan. Ngayon hindi rin palaging ganyan. Meron ding kahulugan ng bayonita na nakaganyan, nakahiga, na ang kahulugan niya ay go down pa rin. Okay, kahit na nakahiga yan, nakaganyan, ay pwede ring go down ganyan. Kaya dyan tayo narilito kapag nakahiga ang espada or samurai. Kasi dalawa ang kanyang tendency. Ngayon kung yan ay nakatusok lamang na nagaganyan, nakapoint ang tulis niya sa baba, so yan ang isang direksyon lang, napapunta talaga tayo down below. At kapag nandyan na yung espada ng general or samurai or katana, ibig sabihin ay malapit na kayo, mga ka-TH. Kaya pag nakakita kayo ng ganyan sa 2 meters to 3 meters deep or mas malalim pa, kapag nakita nyo yung ganyan na mga samurai na nakatusok, so kabahan na kayo kasi malapit na kayo. Pero kapag general treasure, expect kayo na makikita nyo ang samurai na yan sa lalim na 7 to 14 meters kung mga big deposit. Okay, so yan ang problema. Ngayon, tingnan natin ang iba't ibang uri ng mga espada na to. Okay, sandali lang. Palitan natin yan. So ito na yan. Okay, una dito, hanapin natin yung nakuha nila ka-TH. Oh, by the way, nakuha pala nila ito. Yung plato ay nakuha nila yun sa foot marker. Sa front ng foot marker sa baba. So, ibig sabihin, talagang mayroong kahulugan ang foot marker na yan. At importante talaga ang foot marker. Kaya, nasa 25% na sila ka-TH ng probability na makakuha ng item. Kasi nakuha na nila yung plato na legit Japanese plate. Okay, so ito na. Ito yung natagpuan nila ka-TH na klase. Ito, nakita nyo, made of parang dilaw siya, parang ginto. So, made of bronze. At yung kanya dito, itong ganito ay straight. At double blade yung kanilang nakuha. So yung mga double blade na yun, yun ay mas luma pa yun, World War 1. Ito World War 2 na ito na design. So yung double blade na makita nyo kanina, na made of bronze, World War 1, napaka-antique nun. Siguro, yung sundalo na yun ay nakalahok pa yun sa World War 1. Okay, kasi si Hitler ay nakasali pa yan sa World War 1 hanggang World War 2 ay nandyan pa rin si Hitler. Kaya mayroong sundalo na nagipagdigma ng World War 1 at nagipagdigma pa rin ng World War 2. At sana hindi na maulit yung mga World War na yan. Kasi ang history will be repeated in a future. Kaya delikado tayo dyan. Ito mga ka-TH, oh, pag nakakita kayo ng ganito na bayonet na mayroon dito, ibig sabihin yan, Japanese yan. At alam niyo ba, bakit may mga ganito, yung groove na yan, napaka-cruel na design yan. Ang groove na yan, ang purpose niyan ay para ma-impale or itong dudugo ng mabilis at malakas ang pag-agos ng dugo
sa masaksak nito kasi ito yung impaler niya. Diyan lumalabas ang dugo, gumaganyan yan. Kaya napakalupit ng mga ganyang klaseng talagang pangpatayan. Itong dito, medyo anto, medyo lumang design. Itong meron ng mga impeller, itong may mga groove. Yan na yung mga moderno. Okay, kaya tandaan yung mga tits ito, pag may ganyan, Japanese yan. Ito, kahit saan na design dyan ay dalawa lang ang tatlo pala yung straight ang dito. Pero karamihan ay merong ito. Ang purpose niyan ay para sa hand-to-hand combat. Yan kasi nilalagay nila yung kanilang daliri sa kanyan. Okay, ngayon, ano bang kaibahan ng bayoneta na ito sa Japanese bayonet? So dito pa lang ay kaiba na ang kanyang handle. So hindi ito Japanese. Kapag nakakuha kayo ng mga ganito katiyets, ito ay made in USA. Meron akong nahukay na ganito, yung toolbox sa bundok. Kung napanood nyo yung vlog ko 3 years ago, ang laman noon ay tools lamang, toolbox. Nakabalot sa simento. Ito yung laman noon. Bayoneta ng Amerikano. Yan ay para sa M1 Garand bayonet. Napakatibay ng paggawa niyan. At napakaano ng metal. Yung hindi kaagad kalawangin. So yan, kapag makita nyo yan, yan ay American made. At hindi yan Japanese. At kung merong ganyan, walang Yamashita Treasures. Pero pwedeng merong American Treasures. Kaya kapag nakakita nyo kayo ng ganyan, nakatusok sa lupa or nakatusok sa puno, so pwedeng merong treasure pero kukunti lang, small stash na ibinaon ng Amerikano. Kasi hindi lang Hapon ang nagbaon noon, pati rin mga Amerikano. Kasi yung mga Amerikano ay kung ang mga Hapon ay niraransak nila ang mga bangko at mga mayayaman, kinukuha yung mga alahas. Ang Amerikano naman, ang Hapon ang kanilang tinitira at kinukuha yung kung ano mang nakuha ng mga Hapon. Okay? Totoo yan, kwento. So ito, Japanese pa rin yan. Merong impeller. Malupit. Dapat walang ganyan. Para tayong nag-ano ng hayop niyan. Ito pwede kay Dracula ito kasi merong ano impeller. Ayan. So ito, unang tingin nyo mga katits, yan kagad ay American bayonet. Okay, at kapag ganyan, kunti lang ang chance na merong malaking treasures. Pero merong chance na merong maliit or small deposit ng mga Amerikano. Okay, so yan lang aking masasabi tungkol sa mga nakuha nila katiyats. Nakuha ang mga ito, sabi nila, sa foot marker, sa marka na hugis paa na naka-engrave sa bato. Okay, so hanggang dito lang ako, mga katiyats. Maraming salamat sa panonood. God bless you all at ingat kayong lahat.